into. Ha? Kaya ikaw, be beautiful ka eh. Okay? Kapatid, yan ang goal natin. Okay? Gusto ko sana tanungin, sinong beautiful eh? Baka. Siyempre, lahat beautiful. Ano ka ba? Polo, gulo. Okay, be beautiful. Be young. Ha? Nakakabata. Pare-pareho tayo. And be rich. Achieving your million is different, guys. Iba po yun. Kasi, a milestone yun eh. Milestone po yun. Pero ito pong ating guest ngayon ay napaka-special. Napaka-special because, well, she's close to me. She's very dear. She's very humble. In fact, sabi ko, coach, parang nakabuhan ako. Sabi ko, ano ka ba? Hindi ka guest sharer ka. Oo, so sabi ko, dapat eh, ikaw mag-inspire. Pero ganun talaga. Normal po yun kasi siya po ay ordinaryong tao katulad nyo. Normal na normal po yan. Kasi pag hindi ka kinakabahan, hindi ka tao. Oo, ako po, huwag po kayo magla, hindi po ako tao. Kasi hindi ako kinakabahan. Kasi masaya ako eh. Kasi sanay na ako rito. Okay, but in any way, this lady is such a blessing. You know, you would see the smile, you would see the humility. She's a housewife, she's a mompreneur, she's from Japan. Ano po yan? Japan po is one of my dream country. Kasi favorite ko po si Voltes 5. Hindi ko lang po alam kung buhay pa si Voltes 5 yun. Nawala na ata nauna na sa akin. Tsaka yung mga Star Rangers, Power Rangers. Si Voltes 5 gusto ko eh. And I'd love, soon I'd be in Japan. And I want to go there and mamasyal kasama ka. Ha, talaga, di ha. Mauna ko mo dito, tapos punta ako dyan. Papasyal mo ako, tutulog ako sa inyo. I'd like to be there. And this lady is really very inspiring. She's one of the latest Millionaires Club. And dapat last Tuesday po, kaya lang nakabook na po sila. Pero she's very ordinary, she's very inspiring. At kung kaya niya, kaya mo. We wanted to hear her journey on how she made it. No? Alam mo kasi, each story is inspiring eh. Pero alam mo, pinakamaganda, next time ikaw naman. Excited ba kayong marinig siya, kapatid? Ha? Excited ba? Yes, and galang. Ayan, may bagong Zoom tayo, Japanese character. Hindi pa po ako marunong magbasa ng Japanese. Ayan, ha? Pero we are 140. Ano bingin? May 3, may ano na tayo, 140 tayo. Araw-araw po ito, baka akala nyo ha. Isandaan po tayo. Kaya nga sabi ko, huwag masyadong matagal. No, just to make a quick start for every day. Sorry po yung iba gabi, baka lalong hindi nakakatulog kasi energetic eh, mataas isip mo eh. Okay, without further ado, I'd like to call the person, the latest Millionaires Club, okay, from Japan, from Team Lipad as well. And she will share so much from us and we will learn a lot. Okay guys, welcome po natin, okay? Ma'am, Miss Aya Moriyama. Yeah, let's go, Aya. Hello, good morning. Welcome. Hello, good morning. Morning, Aya. Morning, Aya. Good morning, Aya. Good morning, Aya. Yes, smile pa lang nakaka-encourage siya. Welcome, Aya. Congratulations, Giel. Reho ngiti natin. Congrats po. Good morning. Congrats! Okay. Congrats! Good morning, Jalaya. Take it away. Good morning, recording everyone. In progress. Coach Benji, sobrang thank you po sa experience na to, no? And team, isang malaking privilege talaga and I'm so honored na ma-intro ng isang Coach Benji. And ang saya! Ang saya ng everyday nyo na ganito nag-i-start yung morning nyo. Pwede po ba makifit in every day, Coach Benji? Pwede. Ko pa ba? Actually, kanina naka-off cam ako and I was, pinagmamaslan ko po lahat ng tao dito and sobrang ganda ng mga ngiti nila, Coach. And ang sarap-sarap makinig kay Coach Benji. Parang ayoko na magsalita. Pero syempre, no, binigyan ako ng opportunity na ganito para ma-share sa inyo at makapagpa-inspire din ng madaming tao. No, baka mamaya, ito yung push nyo. Ito yung topic sa inyo para ma-hit nyo din yung first million nyo. Ay, grabe, ang dami. Hi, guys! Ang saya. So, hindi na po ako magpapaligoy-ligoy pa, no? Kasi medyo limit lang yung time natin. Mag-share po ako, Coach Bench, ng ano ko. Go ahead po. It's you are the host, co-host.
Okay. So today po, I would like to share to you my 1-2-3 steps to get your first millions. 1-2-3 lang talaga siya. No? Tulad ng mga ibang napapanood nyo pong mga nag-millions, wala pong special technique or special strategies na ginagawa. Pero for me, ito lang talaga yung ginawa ko. And i-share ko siya sa inyo today. No? So, moving on, ito po, ito lang yung 1-2-3 steps. Pwede nyo po siyang i-list or i-screenshot or kung ano man. No? Number one, in-establish ko yung sarili ko. Brinand ko yung sarili ko. Number two, online postings. Paano ko ginagawa yung mga postings ko? And number three, of course, go for Diamond Account. Thanks. Diamond Account, guys. So before ko po siya i-start, no, alam ko na pakilala na ako ni Coach Benji, but gusto ko ulit pakilala yung sarili ko. I'm Aya Moriyama. I'm based in Japan. No, isa po akong high school graduate lang. And may dalawa po akong babies. And nag-online selling po ako. Ayan. So, start na po tayo. Brand yourself. How do you brand yourself? Alam ko may mga trainings na tayo na ganito and may mga mentorings na din kayong na-attendan na tinuturuan kayo kung paano i-brand yung sarili nyo. And again, ituturo ko din siya ulit sa inyo. Number one, dress your Facebook account or page. Why do you need to dress your Facebook page? Or anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, just like kung paano ka humarap sa tao, let's say may meeting ka, may ka-meet-up ka, how do you dress yourself? No? So, syempre, kailangan mo siyang i-dress ng, yung presentable ka. Mabango. No? So, same as dito sa Facebook page natin. Kasi ito yung unang haharap sa tao eh. No? So, pag chinek ng tao yung profile nyo, yan ang bubungad. So, kailangan base siya. From your profile name, kailangan hindi siya Jejemon name, hindi siya Arabic, hindi siya Japanese, nababasa siya. And same as sa profile picture nyo, kailangan maaliwala siya. No, kailangan picture pa lang mabango ka na. Ayun. And so for number four, profile description. Ano yung profile description? Most of us nakakaligtaan tong part na to or yung iba sa atin hindi nila alam yun. No? So eto po siya dito sa part na to. So yung mga partners namin, I really advise them to put their occupation. Kung anong man yung trabaho nyo ngayon, teacher ka man, architect ka man, flight attendant ka man, ilagay mo yan dyan. Yan yung brand mo. But of course, huwag nyo kakalimutan ilagay na / franchise consultant or / authorized distributor or operator. No, kasi yan na yung magiging tatak mo eh. Na pag may taong pumunta sa profile mo, makikita niya na ay, architect siya pero nagagawa niya yung online franchise. No, so, in a way, makaka-relate siya sa'yo. Na malay mo yung nakatingin nun, architect din pala, ay pwede ko din pala pasukin yung ganitong negosyo. No. And next naman, yung number five natin, this goes for partners na nagsisimula pa lang. No, so kung bago mo pinasok tong negosyong to, eh ikaw yung tao na nakiki-Lenny, nakiki-BBM, or naglalabas ka ng emotions mo online, nagra-rant ka, ganyan, burahin po natin siya. Why? Kasi hindi siya effective sa negosyo natin. No, parang ano lang yan eh. Halimbawa, negosyante ka. Tapos malaman ng tao na chismosa pala to, ganito, ganyan. Gusto mo bang sumama sa kanya? Of course not, di ba? So, same din dito sa atin, kailangan natin medyo linisin yung Facebook natin. Hindi naman all through 2006. Hindi mo kailangan gawin yun. Yung makakahalungkat niya lang. Kasi mag-scroll yan, mag-stalk yan sa'yo for sure. And for number six, be credible. So dito papasok yung postings natin. Kung paano mo mababrand yung sarili mo, kung paano ka magiging credible sa tao. Now, for online postings naman, masyado po ba ako mabilis? Good! Sabi kasi ni Coach Win, mag-drop daw ako. Ayan, for online posting po, I have three steps or guide para sa posting ko. Number one, be a product of your own product. Team gas-gas na to. Pero hindi mo talaga pwedeng i-skip yung part na to. Number two, feedbacks, transaction receipts, proof of purchase. Kailangan mo rin ipunin yan. And number three, balance your posting. So, isa-isahin ko po siya, no? Ayan, be a product of your own product. Of course, tulad na sinabi natin, kailangan talaga gamitin mo yung produkto. And for number one, I have master your products. And when I say master, kailangan
hindi lang siya, hindi mo lang siya alam. Kailangan alam na alam mo ang produkto mo. So, paano mo aalamin yung produkto mo? Ito na yung number two. Read materials about the product. Kailangan natin ng informations, kailangan natin ng knowledge about our product. Kasi unang-una, tatanungin ka. Tatanungin ka nang bibili sa'yo, magkano yung ganito, ilan ang laman ng siomay, ano ang benefits ng barley juice. Kailangan masasagot mo siya right away. Hindi mo pwedeng sabihin na, ay, teka lang, tatanungin ko lang si KM, tatanungin ko lang si GL. Isa-search ko muna. Hindi pwedeng ganun. Kailangan, pagbato niya ng tanong, mababagsak mo ulit, mababagsak mo sa kanya agad yung sagot mo. No? So, yung mga materials natin about our products, nasa shop link po natin yan, ingredients, paano siya i-intake, ano yung benefits niya. So, kung may time kayo, check your shop link from time to time, aralin niyo po siya. No? Kasi negosyo niyo po yan. Negosyo natin to. So, kailangan alam talaga natin siya. And of course, number three, use your products. So, eto po, no? Wow! Yes, coach. Ako talaga, team, hindi sa pag ano, alam ko kung maganda ako eh. So, syempre, imamarket ko, sarili ko din. No? Why do I have to use yung mga posters natin sa Viber group kung kaya ko naman gamitin yung sarili ko? Kasi for me, kailangan kasi nag-i-stand out ka eh. Kasi of course, ang karamihan sa franchises natin, sa partners natin, ang gagawin niyan, yung mga posters sa Viber group, ipopost lang nila yun. Kung ano yung nakalagay na caption doon, yun din yung ipopost nila. No? So, parang pare-pareho na. No? So, ang goal mo dito is yung mag-stand out ka. Na pag sinearch nila yung word na Kojic, word na barley juice, word na copper mask, sa out of those posters na makikita niya, ikaw yung mag-stand out. Yung picture mo ang mag-stand out. And of course, yung sinabi natin sa number 6 na be credible. No? Paano bibili yung tao sa'yo? Ikaw nga, hindi kanya nakikitaan na ginagamit mo yung product. Ang product mo pampaganda, hindi ka naman nila nakikitang gumaganda or pumuputi. Diba? Like yung copper mask po natin, ang copper mask natin, essential yan. Essential yan ngayon sa sitwasyon na meron tayo ngayon. Why not gamitin mo yung mask natin? Hindi kung ano pang mask. Tsaka, not to mention guys, remind ko lang po kayo, no, na pag ikaw, nagko-consume ka ng sarili mong, ay ng health essentials natin, may points din po tayo doon, di ba? May pasang tayo doon. Di ba? Gaano kaganda yon na nagko-consume ka na ng pang personal mo, pero at the same time, kumikita ka pa rin. No? So, moving on, yung doon naman sa, hindi, eto, meron pa po akong isa pala. Ito po yung feedbacks, transaction receipts, proof of purchase. Ito hindi na po siya manggagaling sa inyo. No? So, galing na siya sa third person. Na sila yung magpapatunay kung gaano kasarap yung siopaw mo, yung siomay mo, and kung gaano kaganda yung produkto mo. So, ako, iniipon ko po talaga yan and wala akong minimiss na pictures. No? So, kung mayroong magpipick up man ng food ko, kailangan may picture yan with the rider, with the food hub. Laging kasama po yan. And of course, yung mga deliveries, no, pag mag-deliver ka, why not take a quick photo para ma-post mo siya. Hindi po necessary na mapupost mo siya on that day. Itago nyo yan. Kasi pagdating ng araw na hindi mo na alam yung ipopost mo, pwede mo siyang balikan. Ay, meron pala akong post na ganito. No? So, ano, very ano po yan, very essential po ang pictures. No? So, dito naman po sa feedbacks. Meron po akong, ano dito, meron po akong, skill ko na ba, coach? Meron po akong technique ba, or strategy na ginawa dito sa pag-sell ng ano natin. Unang-una, medyo sinilter ko yung mga friends ko, yung alam kong maingay sa social media, alam kong pala post, no? And sila talaga yung mga unang nilapitan ko to sell my product, lalong-lalo na yung copper mask natin kasi sobrang stylish niya, no? And yung mga nilapitan kong tao is mahilig maggala. Ayan. So, lumapit ako sa kanila
And sinabi ko lang sa kanila, pwede mo bang ano, i-model yung copper mask ko? And sabi ko, I'll sell it to you. Sabi ko, binibenta ko siya for 2,000 yen po ha. Siguro, basta 2,000 yen. But I will give it to you ng 1,800 lang. Pero in return, I need your feedback. Sabi ko sa kanilang ganun. Ganun ko siya binenta. And of course, syempre, sa utak nila, nakamura sila. Pero, 1,800 lang, 1,800 ko lang talaga sinasal yung copper mask. So, ayan po. And syempre, after nilang nagamit yun, ipopost nila, of course, sa kanilang social media, and itatag nila ako, and itatag nila yung copper mask, no? So, malay mo, yung mga ka-view ng story niya na hindi ko friend, nagustuhan yung copper mask, and nakita na sa akin galing, no? So, lalapit sila sa akin para bumili. That's how I, ganyan ko napalaki yung market ko na through other people din. No? Naginagamit ko din yung market nila para sa selling ko. Tsaka ano na po siya, parang leverage na din at the same time. Diba? Hindi mo kailangan halughugin yung mga friends nila kasi sila na mismo nagpo-post ng produkto mo. And yung dito naman po sa isa, ito po kasi, pareho kami ng field ng work ko before. Nag-work siya sa Este Salon. No? So, binigyan ko siya ng free trial ng bubble cleanser, ng Omni Soap, Omni White natin, and Omni Kojic. Sabi ko, try niya. And if nagustuhan niya at ma-approve niya, magpapalagay ako ng product sa salon nila. Siyempre, ako, confident ako na maganda yung produkto kasi nagamit ko na siya, ginagamit ko siya. And turns out, nagustuhan niya at hindi lang niya ako hinayaan maglagay ng product doon, naging reseller ko sila. So imagine yung kinukuha nila sa akin na orders every month, bulk talaga siya. No? And dito sa dulo naman, kailangan mag-post nyo na laging sold out ang products nyo. Ganito kayo magiging credible sa tao. Ganito nyo makukuha yung trust nila. No? Hindi naman kayo naglalays eh. This is called marketing. No? Ganito yung ganito pag-market ng produkto. Ayan. So moving on po, pagdating naman sa balance your postings, ayan, ako, hindi ko pa rin kinakalimutan kung ano ako before nag-online franchise. No? Kung ikaw, medyo kwela ka sa Facebook, sa online before, huwag mo siyang kakalimutan. Kailangan kasi yung profile nyo is meron pa rin touch nyo, no? Meron pa rin personal touch nyo. Hindi kasi pwedeng nag-online franchise ka lang but you sound like Coach Benji. Hindi siya fit. Hindi siya fit sa ano mo, sa situation mo, and hindi siya fit sa personality mo. No? So, kailangan, nandoon ka pa rin. And itong nanditong mga pinost ko, no, ginamit ko talaga siya before. Hinanap ko po talaga yung mga postings ko before. Paano nga ba talaga ako nag-start dito sa negosyo? No? So, pwede siyang i-screenshot, pwede nyo siyang gamitin kung fit siya sa personality nyo. No? So, ako, medyo sarcastic ako, but funny mag-post before. Ayan. And sobrang naging effective siya sa akin. And dito naman, isa pa to sa kung paano nyo mababalance yung postings nyo. Dito muna ako sa, dito sa pinakadulo. Kailangan mapakita nyo sa tao kung gaano ka-doable yung business. No? Tulad sa ating mga mommies, alam nila yan na busy tayo. Alam nila na sobrang hectic ng oras talaga natin, ng schedule talaga natin. But still, kailangan mapakita mo na doable pa rin siya. So ako kasi before, tulad ng sabi ko sa Millionaire's Night nga, I sell tinapas and tuyo before sa online. No, and the only time na nakakapag-sell ako noon, nakakapag-pack ako noon, pag natulog na po yung mga anak ko. So gabi lang talaga. So as you can see dito, may monitor pa ako ng baby kasi yung bunso ko noon is months old pa lang siya. No? And at the same time, nagte-training po ako habang nagpapak ng mga tinapa ko. No? So, doable siya? Yes, of course. Kasi nandiyan lang yung mga videos nila, coach eh. Diba? Recorded naman yan. All you have to do is pumunta doon sa page and panoorin siya. Give time. Give time na aralin yung negosyo. Give time na matuto. And kailangan talaga maging humble kayo. I-humble down nyo yung sarili nyo. Kung ano man yung knowledge na meron kayo, ano man yung state nyo sa buhay, iba kasi itong field na pinasok natin. Ibang negosyo to.
So you need to humble down. Huwag kang maging acne. Talagang tanggalin mo muna yung magtanggal ka muna ng mga kaalaman mo, no, sa mga ibang klaseng negosyo. And empty cup. Absorb mo lahat ng napapakinggan mo sa trainings. Yan lang naman kasi yan eh. Wala naman ng iba eh. May partners ako before, nagda-drive, pero nanonood ng training. Huwag niyo pong gayahin na, hindi siya safe, pero ganun. Kasi kung may eagerness ka na ganun matuto, kasi wala talagang busy-busy sa'yo. Ako, nagsasampay ako, nagko-coach ako. So, ganun po talaga siya. No? So, dito naman sa gitna, leverage niyo po yung mga results ng partners natin. Ang dami po niyan sa 4 members page. Ang daming nagkakaresulta every day. Every month, meron tayong millionaire. No? So, wag na wag niyong kakalimutan, i-flex din sila. No? I remember nung pinost ko si Sir Eric noon na 100K club pa lang siya. Kasi sobrang na-touch talaga, na-move talaga ako doon sa story niya. No? And what if yung makabasa niyan, pareho ng sitwasyon ni Sir Eric at ma-inspire siya doon sa post mo na ay, possible din pala maging ganyan ako, maging katulad niya ako. Possible din pala sa akin na magkaroon ng 100K kahit na naglilinis lang ako ng bahay-bahay dito sa sa ibang bansa. Diba? Kailangan nyo kasing makuha yun eh. Kailangan nyo makuha yung makaka-relate yung tao sa inyo or kung hindi man sa inyo, sa ibang tao. Diba? Meron tayong mga cabin crew. Meron tayong mga seaman, meron tayong mga OFW, ang dami po nating partners. So, wag na wag natin silang kalimutang ma-post din sa natin, sa Facebook natin. And dito po sa sa una, nagulat ako nung sinabi ni Coach Benz kanina na kailangan grateful kayo, kailangan maging thankful kayo for every day. Nakikita man kayo or hindi, online man yan or offline, kailangan grateful kayo. No? Pero ako, syempre, pinapakita ko yun online. How grateful I am, how blessed I am na meron akong ganitong klaseng business. Na nakilala ko yung ganitong klaseng negosyo. Kasi ito yung mga panahon na nag-start po ako, June 15, 2021. No, I was so grateful doon sa sponsor ko kasi kung hindi dahil sa kanya, hindi ko makikilala tong negosyong to. No, hindi ko makikilala yung mga tao na ganyan, nila Coach na sobrang God-centered, sobrang hands-on sa ating mga franchisee, sa ating mga partners, no. Ano siya? Pure puso talaga siya. Bigla na lang akong napapost ng ganyan. Actually, habang tinatype ko yan, naiiyak talaga ako, no. Kasi sobrang saya ko talaga nun. And trivia lang po, dyan po nag-comment ang aking TL ngayon, Naps Pabulong. No? So who would have thought na yung nag-comment lang ng ganyan is TL ko na ngayon. Na ngayon, almost 750K club na rin po siya. Diba? So you'll never know kung sinong matatouch mo sa bawat posts mo, sa bawat share mo ng mga stories. No? And eto po, pinaka-last na for postings. Umpisa pa lang po sa team ko, pinapagamit ko sa kanila lagi ang pin post. Kasi ang pin post po para sa mga hindi nakakaalam, pag pumunta ka sa profile ng isang tao, pag once na nakapin po yung post mo na yon, yan ang una nilang makikita. Yan ang pinaka nasa taas na post nila. No? So mag-start yan from the day na nagsimula sila sa negosyo, yung it's official, I'm finally franchisee of the Dominion with their poster. And pinapalitan namin yan ng pinapalitan sa bawat achievement nila, regardless kung anong achievement man yan. 1 week income, sold out products, sold out items, consignments, K-clubs, lahat yan, pinapalitan namin. So in a way, parang nagiging, ito yung nagiging reminder namin, no, na ay medyo mabagal yung progress ko, kailangan ko pang i-push. Or ay, antagal na pala ng pin post ko simula ng huli ko siyang in-update. So doon maano ka na kailangan ko ng another result. Kailangan ko nang tumbukin yung next goal ko. Kailangan ko nang makuha yung next package goal ko, ganun. No, so lahat po 'yan naka-pin po sa aming lahat. And I believe na malaking ano siya, naging malaking factor din siya sa mga viewers namin, no, na ay, kamusta na yung negosyo ni ganito? Kasi yung iba po, lang yan eh. May hinihintay lang yan.
baka mamaya hinihintay lang niya na magka-resulta ka para mapa-oo mo siya. No, so doon niya babalikan yung profile mo, then makikita niya na 1M ka na. 'Di ba? And for number 3, yung pinaka-last po natin, go for diamond account. Ito sobrang malaking realization po to sa akin nung nagkakagrupo na ako. Kasi hindi talaga ako masyado na paliwanagan ng ano ba talaga, bakit diamond, bakit ganito, yung essential po ng diamond account. Pero as early as now, kung capable ka, kung naka-elite ka, naka-global ka, and kaya namang gawa ng paraan, kaya naman team, kaya naman talaga. Kailangan mo lang talaga siyang gustuhin, no? Kasi bakit kailangan diamond account? Number one, the higher the money you invest, of course, the higher you get. Ganun naman eh. Diba? Kahit pag-avail mo pa lang ng package, ano ba yung may malaking cashback? Diamond, diba? Ano ba yung package na mas maraming products? Diamond. Ano ba yung account na mas madaming riders? Diamond. No? So, ganun po siya. And number two, positioning advantage. Ito yung sobrang nag-reflect sa akin nung nagka-grupo na ako. No? Ang laki. Kumbaga, nag-earn na po ako ng 1M mahigit ngayon, pero kung naka-perfect diamond sana ako, then nagka-grupo ako, matagal na po akong 1M. Hindi po ako aabutin ng 8 months. No? So, dito papasok yung number 3, don't delay. No? Kasi ako na po nagsasabi sa inyo, kung lifetime yung tingin nyo dito sa negosyong to, and gagawin mo siya ng sa napakatagal na panahon, magda-diamond at magda-diamond ka din. Ako na nagsasabi sa inyo. Doon din kayo papunta. Why not do it now? Gawin mo na siya ngayon. Kasi dyan papasok yung positioning advantage, dyan papasok yung basta, iba team. Iba pag naka-perfect diamond ka. No? So ako, para sa kaalaman na lang po ng lahat, naka-perfect elite po ako ngayon. But I earned my million in a span of 8 months. What if naka-perfect diamond ako? Siguro 3 months or less, na-hit ko siya agad. No? So, kukunin mo din naman yung 1M mo, gawin na natin ng mas mabilis. No? Because time is precious. Diyan papasok yung huli. Kasi, ang pera mapapalitan yan. Ang pera babalik yan. Pero ang time, hindi mo na siya mababalikan. Yan yung mga, hindi naman regrets, pero yung hugot namin may mga ano, hindi naka-perfect diamond na, sana day one pa lang nag-diamond na ako. No? So, di ba, sabi natin, pag nakapwesto na yan, touch move na. Hindi mo na siya marirearrange, hindi mo na siya mapapalitan. Kung ano yung nakalagay dyan, yan na yan. So, time is precious. No? And, pag dumating yung araw, or tomorrow na mag-diamond ka, paki-message nyo ako. Kasi I'll be happy to welcome you to the Diamond Circle. No, ako mismo magbe-message ako sa inyo at with both hands, iyakapin ko kayo sa Diamond Circle. Ayun po! Thank you!